Hello po sa inyong lahat. Ngayon po ay mag-aaral tayo ng endgame. At itong endgame na ito ay para lang po sa mga beginners. Para po sa mga intermediate and advanced ay intay lang po kayo sa mga susunod ko pang endgame uploads. Ayan. So simulan po natin sa tema ng pawnless endgame. Ibig po sabihin mga endgame po na wala munang mga pawns. At ang topics natin ay mga basic mating patterns kagaya ng mate with queen plus rook, number 1. Number 2 ay mate with 2 rooks. Number 3, mate with king plus queen. Ayan. And then, mate with king plus rook. Para po sa mga iba pang basic mating patterns, yun po ay i-upload ko sa mga susunod ko pang video. Ano yung i-avoid natin habang tayo ay nasa proseso ng pagmate sa kalaban? I-avoid natin yung number 1, stalemate. Number 2, 3 times repetition of moves. Number 3, 3 times repetition of position. Number 4, yung tinatawag nating 50 move rule. Para po sa kompletong detalye, kung hindi nyo pa po wala pa kayong idea sa mga rules na ito, ay mababasa nyo po sa description below. Ayan, so simula na po tayo. Dito muna tayo sa queen plus rook mate. Okay, sa mate po na ito, sa mating combination na ito, ay hindi na kinakailangan na gamitin pa yung king. Okay, so using queen at rook, mamamati na po yan. Okay po. So nilagay ko po yung king sa gitna para at least matagal-tagal pa yung laban. Kasi pag nilagay ko yan sa gilid-gilid, mabilis lang kagad ang laban. Okay po? So ito pong position na to actually ay mate in 4 moves by force. Mamamati siya ng 4 moves by force. Okay po? So yun po yung challenge sa inyo. Pwede nyo pong isolve ito. Itong puzzle po kasi ito eh. Okay? And then, pero siyempre, sa nagsisimula pa lang po, ang tuturo ko sa inyo, yung pinaka-practical pattern na pwede nyo magamit once na ma-meet nyo yung game na ito. Halimbawa, naubos nyo na yung pyesa ng kalaban, umabot sa ganito. So, paano yung gagawin yung practical patterns na mamamati nyo siya? Okay po? Okay, ito po ha. So, una, lagay muna natin dito. Queen B3 muna tayo. Okay? So, assume tayo na yung king ay nasa gitna. Siyempre, hindi siya lalayo sa gitna hanggat maaari. Okay po? Tapos, siyempre, check. Ayan. So, babawasan nyo lang po ng babawasan yung ano niya. Yung mga squares na pwede niyang takbuhan. Okay po? Then, check ulit. So, ayan. So, pag nagpunta dito, ayan, ito na po yung patterns na gusto kong matutunan nyo. Check. O, di punta dito. So, nakadikit po sa rook. Siyempre, hanggat maaari, para tumagal siya, mangi-istorbo siya ng, ng easy patterns na ginagawa. Okay? So, pupunta lang dito. Ayan. Okay? So, punta dyan. Then, queen B7 check. Then, di na siya pwedeng umangat dito kasi may rook. So, parasado na lang siya sa baba. Then, yun po. Mate. Ayan. O. So, yan po yung yan po yung isa sa mga pattern, basic pattern. Okay, ito pa po yung isa pang pattern dyan. Okay? So, ito pa. Pwedeng ko-convert nyo po dito yung Okay, rook muna tayo. Then, move yung king somewhere like king E5. Then, lagay nyo yung rook dito. Yan. Wait lang po ha. Ayan, rook B3. Then, king E4. And then, place nyo yung, lagay nyo yung queen doon, dito, sa A4. So, assume tayo, with king D5. Yan. So, lagay nyo yung queen dito. Okay? So, ganitong klase ng, ng formation. Tapos, yung rook, ilalagay, ililipat nyo doon, yung queen doon, yung rook sa B7, then queen sa A8. Okay? Halimbawa, saan pupunta? King E5, gusto nyang magstay sa center. O, rook B5 check. King D6. Queen A6 check. So, dito kahit lumapit siya dyan, baliwala yan kasi suportado ng queen. Rook B7 check. Then, king C8. Then, queen A8. Ayan po. Okay? So, dito naman sa pattern na to, ay pag ganito ang itsura. Ayan. Okay? So, ganito po yung dapat nyo ma-achieve na itsura. Yan, ganyan. Okay, kahit nasan pa yung king, kahit nasa dulo pa yan, unti-unting mauubusan yan hanggang sa mamate. Kontrolado to. Yan. Tapos hanggang lalagay ang rook doon para makontrol yung 5th rank, control ang 6th rank, control ang 7th rank, and then control ang 8th rank para hanggang sa maubusan ng square na tatakbuhan
yung king. Okay po? Ayan. O pwede nyo rin naman gawin sa kabila. Okay, balik po natin sa ano, sa original position. Pwede rin naman gawin dito sa kabila. Para at least hindi na kayo mag-iisip pa. Once na mangyari sa inyo to, gawin nyo kagad yung pattern na yun. Okay? So, make it sure nga lang na hindi ma-ano, hindi ma-stalemate para hindi ma-draw. Okay po? So, ito pa isa. O, lagay yung queen dito. D4. Then, lagay ang... O, check muna. Check. Dito. Then, dito. Okay. So, ito naman ang gagawin. Alright. So, dito lalagay ang rook dyan. Lagay ang queen dito. Lagay ang rook doon. Yung nga lang, may nakaharang na king sa first rank. May nakaharang. So, dapat alisin yan. Okay po. Hanggang sa mamati sa ilalim. O, halimbawa, mag-king D3. Queen H3 lang. Alright. Then, king C2. Then, rook G2 check. So, pursadong bumaba. Wala na. Hindi na pwede dito sa third rank. Halimbawa, magpunta dito. So, dito, kung wala yung king, halimbawa, yung king nasa dulo, so, pwedeng queen H1 sana. Then, mati na. Eh, yun nga lang, dito, nandito yung king eh. So, hindi siya practical. So, check na lang para mati na. Check, dito, then dito. Queen B2. So, mate na rin siya. Okay? So, yan po yung mga mating patterns, ha? Puna natin sa position. Yan. Pero itong position na to ay mate in 4 moves. Yan. So, ipopost ko na lang po ang solution sa aking Facebook page. Ayan. Patay lang po kayo doon sa solution. Alright? So, next naman natin. So, okay na po tayo dito. So, pwedeng gamitin yung pattern sa kabila. Pwede rin gamitin yung pattern dito sa kabila. Sa queen side or sa king side. Okay, next. Ayan. So, mate with 2 rooks naman tayo. Okay, so ito, hindi na rin kinakailangan ng tulong ng king. Mamamati na siya using 2 rooks. Okay po? So, sa pamamagitan lang ng dalawang rook, mamamati na yan. So, paano yung pinaka-practical pattern nito? Para hindi na kayo mag-isip-isip. At oo nga pala, bago ko makalimutan, ang posisyon na to ay mate in 5 moves. By force. Mate in 5 moves by force. Alright? Pero ang gusto ko pong ituro sa inyo, sa practical situation, hindi naman kailangan isipin nyo na, uy, mate in 5 to. Sa practical po, kung ano yung matatandaan yung pattern, yun ang gagamitin nyo para mamati. Okay? Basta huwag lang umabot ng 50 move, basta within 50 moves mamati nyo, okay na yun. Okay? So, yun po yung advice ko para practical tayo. Kasi sa actual game ba, kailangan sa ganito, uy, kailangan isipin ko yung pinakamabilis kong mamati to. Hindi na eh. Maubos ang ano nyo nun. Kung sa tournament yan, may clock kayo, baka maubos ang oras nyo. Diba? So, dun lang kayo sa pinakamadali na kaya nyo. Yun po yung ibig kong sabihin. Alright? So, ito po. Okay, simulan ko po ha. Check. Okay? So, dito, pag bumaba, pwede rin naman. Pero, syempre, para mas lalong tumagal, dapat dun sa mas maraming square. O, limbawa, pumunta dito. Ito namang isang rook ang gagamitin. Check. Okay, so hindi na siya pwede dito sa fourth rank, ha? Takbo siya. Siyempre, ito yung tamang depensa, yung dumidikit dito, para hindi maka-check doon. Kasi pag chumik dito sa A6, o hindi kain itong rook, yun po yung kaibahan nito. Okay? So, kinakailangan pag king G6, and then tatakbo ngayon yung rook. Ayan. So, ano po yung magandang gawin? Alright, wait lang po, ha? Medyo naghang yung aking computer. Ayan. So, rook B5. So, lipat dito. Okay, ngayon, pag nang king F6, hahabol uli siya sa kabila. Rook A6 check. Pag ganito rin po ang pattern. Yan, kung mapapansin nyo, pag ganyan din ang pattern. Alright, pag king E7, rook B7 check. Then, king D8. Ayan, and then next ay rook A8 mate. Okay, so bigay pa tayo ng isa pang sample para at least halinaw po. Pwede rin naman gawin sa kabila. Halimbawa, pag check dito, dito naman siya nagpupunta. O di, check ulit dito. O dito siya pupunta. Check ulit. Pero pag nakadikit na, hindi na po pwedeng chumik doon. Kasi bitin na nga po yung rook sa A6 eh. Okay? Dito na tayo pupunta. Yan, sa G6. So ito naman yung squares, perfect squares para mamati natin. Huwag po dito sa H6 ha, yung takbo ng rook. Kasi barado yung isa, hindi makaka-check. Ayan, sa G6 lang. So, lalapit na naman yan. Pwede rook H7 check.
Lapit. O, di wala na. Goodbye. Rook G8, mate. Okay, basta laging ganito po tatandaan nyo. Nakaganyan, no? Pag 2 rooks. Yan, nakaganyan ang pattern. Maganda. Dito naman sa kabila, pwede pa ganito. Pwede pa ganyan. Or pwede namang, ano po, pwedeng sa light square. Pwede rin naman. Pwede rin naman nakaganyan ang itsura ng galawan. Hanggang sa masakal nyo na yung, ano, hanggang sa ma-push nyo na nang ma-push yung king, ang maubusan ng squares. Okay, so dito hindi na kinakailangan na tulong ng king. Dalawang rook lang, tapos na. Okay? So, madali po yung 2 rooks na yan. Right? Okay. So, ngayon naman, so, malinaw na po tayo dito, ha? Okay. So, susunod naman natin ay ayan. So, mate with queen and king. So, dito, hindi kaya ng queen lang na mamate. So, kinakailangan ng tulong ng king. Alright, so nilagay ko po uli yung king sa gitna para mas matagal. Okay, so dito po, dito, para mas madali, mas practical, queen muna ang igagalaw nyo na igagalaw. Okay, queen muna. O dito, queen B3. So hindi na siya pwede dito sa ano na to, sa squares na yan. So, halimbawa, gumanon, king D4. Okay, so, queen C2, yan. So may, ano siya, may shape na pa letter L. Okay, kung mapapansin nyo, pa letter L siya. Ayan o. Oh. Letter L. Okay, so tendency niya, pupunta siya dun sa ano, sa malayo-layo, letter L ulit. Halimbawa, pumunta siya dito, letter L. Doon, letter L. Okay? Halimbawa, ina-assume ko lang po, magpunta sa king F6, o di queen D5, o di letter L pa rin. Diba? Ayan. So, mag king E7, queen C6 lang. King F7, queen D6. King G7. Queen E6. Okay? Then, King H7. Queen F6. Puro letter L. King G8. Queen E7. King H8. Then, kailangan pa ba i-letter L dito? Pag yan ang ginawa, ubos ang pinagpagurang kabuhayan. Okay? So, tapos lahat ang ano, tapos lahat ang pinagpaguran kung mag-queen F7 pa. Stalemate. Makukulong ang king, walang gagalawan, tabla. So, pag nakita nyo po na 2 squares na lang sa corner ang king, yan na ang pagkakataon na dapat lumapit na yung king. Okay? So, yan na. Trap na yan eh. 2 square na lang ang kaya niya eh. O, dilapit na yung king. Yun. Okay? So, maraming ways para mamate. Queen E8 check, mate. Queen D8 check, mate. Queen G7, 3 ways para mamate to. Pero ito yung pinaka medyo popular. Yung talagang kulong na kulong sa harapan. Okay, so queen G7, mate. Okay, so bigay pa tayo ng ibang sample para talaga pong mas maliwanag. O, dito, queen B3 ulit. Kahit saan naman eh. Halimbawa, pumunta naman ng king E5. O, dito. Yan, o, pumunta dito. Iba yung estilo niya. Gusto niya mapunta dito sa sulok. O, dito pa rin. Dito siya. O, dito pa rin. Doon pa rin. Ay, wala nang square doon sa kabila para maging letter L. So, dito ka naman. Yan. Diyan ka naman. Letter L pa rin naman eh. Oh. O, di isang square siya meron dito. Letter L. Ayan. Tapos, king A8. Okay. 2 squares na lang ang natira. Huwag nyo na pong sasagarin ng letter L dito ha. Pag nakita nyo 2 squares na lang ang natira, hayaan nyo na yon. Bigay nyo na sa kanya isang square. Kasi pag, ano, nag-queen B6 pa, stalemate na naman. Okay, dito, lapit na naman si king. Okay, so dito, then dito, yan na po, okay, king C5, balik-balik na lang yan, king C6, king A7, okay, so huwag nyo na patagalin, mate na yan, okay? Basta may support na rin yung queen dun sa B7, yan na po yung gagawin natin para mamate. Okay, puro letter L lang po, balik-uli tayo, baka mayroon pang hindi nakakaintindi po ng yung hindi pa nagigets yung linaw nung pattern. Halimbawa uli ay dito. Oh, dito. Halimbawa naman no. Oh, diyan naman ang gusto niya. Sumugod. Matapang parang siya yung mamamate oh. Oh, di letter L ulit. Oh, dito na lang po 'yan, 'di ba? Letter L ulit. Eh ang gusto niya mangyari mas malapit eh. Dito, oh, di letter L ulit. Basta laging letter L. Oh, saan po siya dito? Alright, dito. Dito, pwedeng queen F4,
Or pwedeng, ano nyo na kagad, i-limit nyo na kagad. Pwede naman, no? Dito na. Pag nasa pinakasulok na, pwede na po yan. Okay? Nasa ano na yun, nasa edge na yan. Lalapitan na ng king yan, very easy. Okay, halimbawa dito, o diba naka letter L na po yan, eh dito may simpleng matin na eh. Huwag nang patagalin. King F2, then dito, okay. Matin na ulit. Okay? So yan po yung mga mating patterns niyan. Alright, so next po natin. Okay na po tayo dyan. Okay, so ito naman, matin ang nag-iisang rook. Ito yung medyo matagal-tagal. Okay, so nilagay uli ang king sa gitna para talagang matagal ulit. So dapat hindi lumampas ng 50 moves, mamati na yan. Okay, so syempre, dapat dito, unti-unti nating ilimit yung mga squares na pupuntahan ng king. Hanggang sa ma-corner uli natin. Alright, so rook F1 muna. Para hindi na siya pwede dito sa mga squares na yan. Halimbawa, king E3, nang-iipit. O di ano lang, rook F2, king D3. Ayan. So ito po yung gusto kong ituro sa inyong practical na po pwede nyo matandaan na pattern. Para may pattern. So king D1, king E3, atras lang. Ayan. So pa-letter L. Pa-letter L siya sa king, pa-letter L din sa rook. Ano pong idea? Pag nag-king D3, o di check. King E4, dikit ulit. Halimbawa, gumanon, dito ulit. Dinikitan uli yung rook, baba ulit ng isa. So, letter L ulit, di ba? Ayan, pag ganon. So, dito siya. Ang purpose po niyan, pag pumunta na yung king dyan, naka-opposition sa king, may check na lagi doon. Ayan, so, dito, king uli sa E3, king sa D5, opposition ulit. Dito, king E5, rook F3. King D5, rook F5. King E6, king E4. Yan. King D6, king D4 ulit. King E6, rook F4. Yan. So, ganun-ganun lang. Mamaya, papakita ko pa po sa inyo yung ibang pattern. King E7, king E5. Yan. Okay. Balik uli doon. Waiting move lang ulit. Tapos, king D7, rook F7 check. King E8, king E6, king D8, king D6, king E8, isa uling waiting move, king D8, then rook F8, mate. Ayan po, so umabot ng 25 moves. Medyo marami, pero okay lang po yan. Ang gusto ko lang pong maintindihan nyo, meron kayong at least nakapattern, may baon kayong pattern, which is very practical po sa actual game yon. Lalo na pag nasa blitz time or konti na lang yung time control. O kailangan, may baon kang pattern. Kasi pag wala kang pattern, kung ano-ano gagawin yung formation, kung minsan, baka makawala-wala pa. O di ba po? Iba yung may pattern. Okay, balik po tayo, no? Rook F1, o king E3, rook F2. So, ibahin naman natin yung pattern, king D1. So, halimbawa, ayaw niyang bumalik doon. Halimbawa, ang gusto niya ay king E4. O di king D2, diretso na po tayo dito. Transposition lang naman yan eh. Huwag po kayong susugod dito. Dito lang lagi para pa-letter L sa kanya. Agaya nung kanina. Abangan nyo na kagad sa D2. Para pag landing ng king sa D4, edi check na ulit. Yan. Halimbawa, magpunta ng king D5, opposition. Pumunta doon, edi waiting move. Transpose na naman doon sa alam natin. Okay, pag napagbumalik dito sa D5, may check uli doon. Ngayon, pag nag-king E6 naman, uy, iba na to ah. O, dito ka lang mag-abang. Huwag nyo pong i-oppose dito. Abang ka na lang dito sa D4. O, ngayon, ang idea, pag nag-king D6, edi salubong ng rook F6 check. Ngayon, pag bumaba doon, o, dito lang. Abang lang ulit. Huwag nyo na pong galawin ng rook dyan, okay na yan. Abang lang ulit. Pag nag-king D7, edi check doon. Transpose uli sa kanina. O, pag nag-king E8, o, dito na. Abangan nyo na, mati na. Okay? Mati na siya. O, yun. Yun po ang idea. Alright? So, isa pa pang pattern. Alright. Rook F1. Dito ulit para talagang nangaargabyado na pampatagal. Gumanon, king D1. O, halimbawa, kung saan-saan na siya pumunta. Halimbawa, gumanon, saan-saan na siya pumunta. Yan, dito po, ilimit nyo na. Okay, so hindi na siya pwede dito. Ito na lang ang mga squares niya. Yan na lang. Tapos dumikit. O, di waiting move lang ng king. Pag pumunta dito, oh, ito na naman po, apply nyo na naman po yung pa-letter L. Abang na ulit. Dito, abang ulit. Just in case pumunta dito, di check doon. Yan.
Okay, so halimbawa, nag-king b4, edi rook d4 check. Tapos, nagpunta po dito, halimbawa, nagpunta dyan. Hindi siya dito sa c5. Okay, so dito lang tayo. King b3 pa rin. Ngayon, pag nag-king c5, waiting move. Transpose. Transpose pa rin sa pattern na black to move pa rin ngayon. So, halimbawa, mag-king c6, king b4. King b6, rook d6 check. Halimbawa, magpunta sa mga ganyan, o di walang problema, di basta king b5 tuloy lang. O king b7, rook d7 check. Pag gumanon, o di dito na po tayo. Dito, o dito lang. Tapos pag pumunta roon, ayan. Okay, so waiting move na naman. Same pattern. Okay, laging pa letter L, o. Kung mapapansin nyo po, pa letter L. Pag king b8, and then rook d8, mate. Okay po? So, ganun lang po yun. Ganun lang yung mga, ano nun, yung concept nun. Okay? So, sana po matandaan nyo po yung mga patterns na yun. Very practical po yan. Okay po? Pero sa simula pa lang po, sa posisyon na to, ayan. So, dito kasi, ano eh, hindi ko na po ipapapasil kasi by force, mate in 15 moves. Or mate in 14 moves. Ang dami masyado. Okay po. So, okay na yung pinaka-practical. Yung mga, ano lang po, yung mga kanina, yung mga previous diagram. Sa first move pa lang noon, bago mag-first move, may mga ano doon, may mga puzzle na, yung binigay ko po kanina. Yan, pwede nyo pong isolve yon. Pinaka-challenge. Ayan. Pero kung susundin nyo po yung practical pattern, okay lang naman. Kasi yun ang talagang pang-actual eh. Sa actual game, yun talaga ang dapat gawin. Yung mga basic patterns na yon. Yun ang usually nangyayari. Hindi na inahanap kung mate in 5 pa or mate in 4. Ayan po, maraming salamat po sa inyong lahat. Pasensya na po, medyo nabubulol-bulol. Pasensya na po. Okay, ang sa akin lang po, gusto ko lang po talaga matulungan po kayo. Sana baka ano po, makashare po ako ng kaunting tulong sa inyo sa chess. Lalo na po sa mga nagsisimula. Kung kayo, ano naman po eh, wala naman po sa age yung chess eh. Okay, kung kayo po ay beginners na may edad na, okay lang po yan. Pero kung kayo ay may mga anak na bata, maganda po, ipapanood nyo po ito para at least then ipareview nyo hanggang sa talagang magets niya yung mga patterns na ito. Okay po? So, antay lang po kayo sa mga susunod pang mga basic mating patterns. Maraming salamat po. Muli po, ito po ang inyong lingkod, International Master Roderick Nava. At God willing po ay magkita-kita pa tayo sa mga susunod na video.